So ayun guys, this is my first out of town para kaya Isko Moreno. So alam nyo po, ako hindi lang po ako vlogger, hindi lang ako YouTuber, TikToker. Ako din po ay isang volunteer para po sa Isko Doc Willie Team para sa Aksyon Demokratiko. So tayo po ay tumutulong para po mas lalong ma-promote at mas lalong marami ang makaalam tungkol po sa mga advocacy at sa mga gustong mangyari ni Isko Moreno para sa bansa. So yun po, hindi lang tayo nandun lang sa kwarto lang, nagsasalita lang, titira lang dito, titira lang doon. Tayo po ay lumalabas din dahil naniniwala po ako na kailangan puntahan po natin yung mga kababayan po natin para po malaman kung ano po yung kanilang sentimento, and at the same time may sasabihin natin kung ano yung mga plano natin para sa bansa. At plano ni Isko Moreno para sa bansa at ng yun nga yung buong Aksyon Demokratiko team. So papunta tayo ngayon. Hulaan nyo ko saan? Hulaan nyo ko saang lugar ako papunta ngayon. Okay? So ito po, kasi in the last few days marami po akong nakakasagutan ng mga kaibigan ko, mga personal na kaibigan ko na nasa side ni Lenny. Kasi the whole time matahimik sila, yung pala Lenny pala, tapos na lumabas nung Thursday last week, nagsilabasan, yun na, mga nakapink na lahat. Okay naman yun, wala namang masama doon kasi syempre we are all, may karapatan tayo para supportahan kung sino yung politiko na gusto natin, okay? So yun, syempre nag-aaway na yung dalawang kampo, alam nyo, nakuwento ko naman sa inyo kung bakit ganyan, kung ba't nagkatampuhan, bakit mainit yung ulo nung bawat isa, at ngayon, kaliwat kanan yung atake nung mga yellow, nung Liberal Party at nung kanilang mga attack dog katulad nung si Percy Lapid laban sa laban kay Isko Moreno. Kasi ang feeling nila pag nawala si Isko mapupunta yung boto sa kanila, which is a complete kalokohan. Talagang hindi mangyayari kasi kilala ko kayo, kilala ko yung mga viewers natin, maliit lang na porsyento ang Isko Moreno supporters na lilipat papunta doon sa kampo ni VP Lenny kung sakali mang mangyari yung sinasabi nilang withdraw Isko, na imposible namang mangyari. Alam ko naman tuloy-tuloy tayo hanggang May, like next year, hanggang election. Manalo matalo, Isko Moreno tayo, and kausap ko din si Yorme kahapon. Sabi ko, Yorme, hanggang finish line na to, talagang tuloy-tuloy tayo. Siyempre, it would be it's going to be hard, it's going to be rough, pero ganun talaga. So, yun, so kausap ko yung mga kaibigan ko na Lenny supporters, and dami nila sinasabi na ganito, bakit ganito si Isko, bakit ganito si ano, si Lenny lang ang ano, si Lenny lang ang ano, si Lenny lang ang maayos, si Lenny lang ang tumututol kay Duterte ng buong buo, ganun-ganun, si Lenny lang ang disente, si Lenny lang ang... Sige, yan na naman eh, same talking point, same strategy na naman na ginawa nila noong 2016, noong 2019, at ngayon noong 2022, ganyan pa rin yung ginagawa nila. So sa akin napakasimple lang yung sagot ko sa kanila. O sige na, kayo na yung mabait, kayo na yung disente, kayo na yung maayos, kayo na yung lahat. Kaso may isang point sila na na talagang nami-miss out, na hashtag Lenny can't win. Lenny can't win. Hindi kayang manalo ni Lenny. Yun ang sinasabi ko sa kanya. O sige na, fine na. Sige, lahat ang sinasabi nyo, o sige na, para hindi na tayo magtalo. O totoo na yan, kung ano man yung sinasabi nyo yan, lahat totoo na yan. Sige na. Kaso, that won't change yung katotohanan na hashtag Lenny can't win. Hindi kayang manalo ni Lenny. Ano na gawin natin? Paano nyo ipipilit? Diba? They are trying to force people. Hindi dapat Lenny tayo. E pinapano nyo sa isang kandidato na hindi kayang manalo? Magsasayang lang ng oras yung mga inaano nyo na magsuporta. O sasabihin nila, Lenny can't win, si Isko din naman, hindi naman kayang manalo din naman ni Isko. Fine, meron silang ano, kumbaga syempre si Isko ang baguhan. Wala namang malaking partido si Isko katulad ng kay Lenny na liberal na dating nakaupo sa Malacanang. Diba? Fine, they can say that argument na si Isko din naman hindi din naman kayang manalo. Syempre I would disagree with that. Niniwala ako kayang manalo ni Isko, and at least kami gumagawa kami ng ibang strategy.
ibang strategy naman yung ginagawa namin. Hindi yung ilang beses nang ginawa before, dalawang election na, hindi naman gumana. It wasn't effective naman para talunin yung kampo ng Duterte Marcos, yung kampihan na yan. Diba? So, at least sa Isko Camp, kay Isko Moreno, diba, ang kanyang ginawa, ang kanyang maaring ialok at ipakita, yung kanyang mga na-accomplish sa Maynila. Yung Base Community, yung Condominium, yung Hospital ng Maynila, yung Manila Zoo, lahat ng mga benepisyo sa mga senior citizen, single parents, lahat nun, lahat ng mga ginawa niya, ang dami. Yun ang may aalok ni Isko Moreno, kasi nagawa na niya talaga, hindi yung pangako pa lang, hindi yung ito-drawing mo pa lang o papangarapin nyo pa lang o, diba, i-imagine nyo pa lang. Sa Maynila, pumunta ka, may actual kang makikita. So, yun ang punto ko dun. Diba? Kasi fine kayo ng matalino kayo na lahat, kaso hashtag Lenny can't win. Ganun kasimple. So, I'm sorry, pasensya na, pero hindi ko sasayangin yung oras ko diyan sa isang kampo na sumubok ng strategy na hindi naman effective. And of course, alam na ngayon, lumalabas na kung ano yung mga problema talaga sa kanila, nasabi ni Egay Arise, di ba? O ngayon, lumalabas ngayon yung mga ganyan, kaya pala. So, ayun guys, so thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. So, abangan nyo, may tayo probinsya ngayon. Bye-bye guys, God first.